Maaring maging available na ang Russian COVID-19 vaccine na Sputnik 5 sa May 2021. Ito naman ang binalita ni Presidential Spokesperson Harry Roque matapos makipagpulong ang mga health at vaccine expert ng Pilipinas sa mga kinatawan ng Gamaleya, ang manufacturer ng Sputnik 5, kung saan sinasabing magiging available ang nasabing bakuna sa April 2021. Naging kinatawan ng Pilipinas sa pulong si Dr. Jaime Montoya, Executive Director ng Philippine Council for Health Research and Development ng Department of Science and Technology. Sinabi ni Roque na umorder na ang bansa ng initial na 40 million para sa mga mahihirap na mga Pilipino. Sinabi pa ni Roque na re-reviewin muna ng Vaccine Expert Panel ang resulta ng Phase 1 at Phase 2 clinical trials sa September at magkakaroon ng Phase 3 clinical trial mula October ngayon taon hanggang March 2021, lalo huka ng mga Pinoy at ito'y popondohan ng Russia. Dahil dito, sinabi ni Roque, posibleng sa buwan pang ng Mayo, mabakunahan ang Pangulo ng Sputnik 5 vaccine mula sa Russia. Tiniyak ng Malacanang na mabibigyan ng gobyerno ng 1 million piso na cash assistance ang pamilya ng isang nurse sa Cainta, Rizal na nasawi sa pakikipaglaban sa COVID-19 pandemic ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque. Bilang bahagi ng mandato ng Bayanihan to Heal as One Act ay kailangan nila na mapabilis ang pamamahagi ng cash aid sa mga naulila ni Maria Teresa Cruz, nurse mula sa Cainta Municipal Hospital. Nagpaabot naman ang palasyo ng pakikiramay sa pamilya ng nasabing nurse. Kung maalala, ay nag-viral ang kwento ni Cruz sa social media matapos sabihin ng babaeng anak nito na namatay ang kanyang ina nang hindi natatanggap ang hazard pay na nasa 7,000 pesos lamang mula sa inaasahan na mahigit 30,000 pesos. Iginit ni Roque, natitiyakin ng gobyerno na hindi mauulit ang nasabing delay sa pamamahagi ng hazard pay. Samantala, umapela naman si Roque ng pagsasagawa ng survey sa mga lokal na ospital upang malaman kung nagko-comply ito sa release ng hazard pay. Samantala, nilinaw naman ang palasyo na hindi nito nakikita si Cainta Mayor Kit Nieto bilang isa sa mga dapat managot dahil sa mababang halaga at delay sa release ng hazard pay. Ipasusubpina o ipatatawag ang mga opisyal na dawit sa talamak na korupsyon sa PhilHealth. Ayon kay Presidential Anti-Corruption Commissioner Greco Belhica, inaalam na nila ang mga ospital na tumanggap ng bayad mula sa unvalidated PhilHealth claims batay sa paper trail gaya ng mga resibo at voucher. Habang gumugulong ang investigasyon, pinasususpindi muna ni Belhica ang pagbabayad ng PhilHealth claims sa red tag hospitals. Batay sa COA report noong 2013, nalagasan ng 154 billion pesos ang PhilHealth dahil sa overpayment habang tinataya ni Belhica na nasa 2 billion pesos naman ang lugi bawat buwan dahil sa mga fraudulent PhilHealth claims. Ano namang ginawa ni Presidente dito sa 4 na taong pagdating sa mga bagong batas? Aba, si Presidente po ay pinirmahan yung mga landmark pieces of legislation. At gumawa rin siya ng mga executive orders sa 4 na taon na nakaraan. Ano yun? O ito, pakinggan niyo mga kritiko, mga detractors, baka hindi niyo pa alam. Free tuition sa mga state universities and colleges. Ano pa? Free irrigation for farmers. Ha? Tandaan niyo, free to libre irrigation. Ito ang nagiging problema palagi ng mga magsasaka. Kaya hindi maganda ang tubo, walang irrigation. Ngayon, meron na, free pa. Ano pa? Free internet access in public places. O, ito nyo, magagamit nyo ng internet sa mga public places. Ano pa? Institutionalization of feeding programs for public school students. Ano pa? Free medicine and financial support to indigent patients. O kaya po yung mga mahirap nating mga kababayan. May libre pong medisina, pati pinansyang suporta sa inyo. Yung pong anti-hospital deposit law, hindi ba? Ang mga reklamo palagi, itong mga ospital, bago ka tanggapin, mag-deposit ka pa. Pag hindi ka pa nakabayad, hindi ka pa papalisin. Ayun, nagawa ng paraan po yun. Ano pa? Mandatory PhilHealth coverage for persons with disabilities. Prohibition on illegal labor subtracting resulting in the regularization of hundreds of thousands of workers. O, ito po yung endo. Diba dati-dati, 6 months, probationary. Pagkatapos, tinatanggal na eh. Dapat na eh, re-regularize na yun.
Marami po, because of this law na in-initiate ni Presidente Duterte, maraming na-regularize. Libo-libo. Ano pa? Yung pong ease in doing business, ito yung ayaw na ayaw rin ni Presidente. Pag kayo nag-apply, nako, kung pinabalik-balik nga, walang ganito, eh meron tayong alam eh, kalimutan lang natin ang pangalan. Nabayaran na, requirements at lahat. Wala, ang tagal, inabot na yata na, kailangan sumulat pa sa opisina natin, kailangan susulatan pa natin. My goodness, kaya naman nayayamot si Presidente sa inyo. Alam nyo, pag ganyan ang mga estilo ninyo, isa lang ibig sabihin niya, nag-aantay kayo ng lagay. O nag-aalok ng lagay. Yun lang naman yun. Kung hindi kayo nagsasalita na humihingi ng lagay, eh nag-aantay kayong alokin. Siguro, pagyamot na yung kailangan ng permit, ay aalok na lang. O yan ang corruption na tinatawag. Anyway, nung pong nakarang taon, si Presidente, eh maraming inaprubahan ng mga legislative measures. Ano ito? Ito yung malasakit centers. Hindi ba ito yung kay Senador Bongo? Siya nag-initiate nito yung mga malasakit centers. O yung mga, tinan nyo ito, yung mga nagkikriticize sa inyo kay Senador Bongo noon, nasabi nyo, aid lang. Eh, lumalabas ngayon. Siya ang pinaka-visible na senador na maraming ini-introduce ng mga batas. Talagang he is all over. Tapos sasabihin nyo, aba, kandidato, o kayo naman. Talagang alam nyo po yan si Senador Bongo. Nakilala ko yan nung nasa City Hall pa ng Davao. Eh talagang masipag yan, yun na ang kanyang katutubong style o nature niya na yun. Na matulungin, mabilis pa sa alas 4 yan. Yun eh. Tsaka yun, alam po ninyo, kahit na mataas ng kanyang katungkulan ngayon, pag yun ay tinawagan mo at hindi mo kagad nasagot ang telepono, magre-return ng call yan. Eh, nung mga nakarang administrasyon, mawalang galang na. Maraming nasa mataas na tungkulin, na hindi mo na maabot. Hindi mo matawagan, kahit tawagan mo, sulatan mo, hindi ka sasagutin. Yan ang reklamo ng marami. Pero tingnan nyo ngayon, dito sa pamahalaang Duterte, dati-dati, mga sulat nyo sa Malanyang, tinatapon lang yan sa basurahan. Ngayon, lahat, sinasagot. Sinasagot mo lahat yan, walang hindi. Sulat lang, meron kagad aksyon. Anyway, tuloy na natin itong ano pang mga batas. Yung pong Salary Standardization Law noong 2019. Aba, malaki pong tulong yun sa mga manggagawa ng gobyerno. Yung pong mga, ano pa, yung pong Universal Healthcare Act, napaka, mahalaga yun sa mga kababayan natin. Yung Mobile Number Portability Act, the 105-day expanded maternity leave. Ito, hindi ba yung 105-day expanded maternity leave? Nako, parang langit na itong binigay sa mga nagbuntis na mga anak. Pati yung tatay, meron na rin leave. Kompleto. Sa panahon po ni Presidente Duterte yan. Yung pong Magna Carta for the Poor. Yung student fare discount. Di ba binigay rin kayo ng discount? Yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program. The Sagip Saka Act. Pati na po yung Murang Kuryente Act. And, National Integrated Cancer Act. Among many others. Ngayong taon nito, anong inaprubahan ni Presidente? Yung pong batas institutionalizing good manners and right conduct. At ginawang subject po ito sa K-12 curriculum, and a law establishing the National Academy of Sports designed as an educational facility for student athletes.